So ayan mga Lodi, nandito pa tayo sa Nike. Alright, so Nike tayo mga Lodi. So kay Pops Atan, okay, ayan. So ang problema kasi ng motor niya mga Lodi, sniper photo, ayan. Ang dahilan mga Lodi kung bakit andito tayo sa Nike Cavite para ayusin itong motor na hindi umaandar. Ang problema dito sa Sniper 150, lumalabas yung kanyang Error 96. Ito kasi ang madalas na lumalabas na problema kapag medyo luma na yung motor na Sniper 150. Pagdating naman sa Error 96, ang tinutumbok na problema dito ay ang kanyang baterya. Pero alam nyo ba mga Lodi, kahit walang battery itong Sniper 150, kaya itong umandar as long as good yung kanyang regulator. Bago tayo magpalit ng mga pyesa mga Lodi, dapat aalamin natin yung pinakapuno ng problema. Sa ganitong paraan, maiiwasan natin gumastos ng doble-doble. Ang una nating ito troubleshoot ang kanyang baterya. Aalamin natin kung may laman pa bang kuryente or wala na. At kung sakaling wala na, ang pwedeng mga dahilan ay wiring loss connection. Pangalawa, sobrang tagal na ng baterya. At kung sakaling may laman yung baterya pero ayaw pa rin umandar, malamang maliban sa baterya, meron pa itong problema. At yan ang ating aalamin mamaya-maya. Ang pangalawa nating ito troubleshoot ay ang kanyang regulator. Kapag sira kasi ito tapos bago ang baterya mo, mawawalan pa rin ng kuryente ang baterya ninyo. Kaya ang ending, kahit anong post-start mo dyan, kahit anong kickstart mo dyan, hindi pa rin yan aandar. At kung sakaling sira nga yung regulator, tapos nagkataon talaga na wala kang pambili ng genuine. Ang presyo kasi nito, nasa 1.4 hanggang 1.7. Or kaya may budget ka naman, pero walang original. Kaya dito, ituturo ko na rin kung paano mag-convert ng stock regulator papuntang GY6 or kaya mga 5-pins regulator. Pangatlo nating ito troubleshoot, ang linya ng stator. Pwede rin kasi ito ang dahilan kung bakit hindi nag-charge ang regulator. Pag wala kasing kuryente na lumalabas galing dito sa stator, hindi kasi mag-charge ang regulator paputang baterya. Kaya ang ending, loba. Kaya kung ganito ang problema ng mga motor ninyo, huwag kayo agad-agad magpalit ng mga piyesa. Sa ganitong pagto-troubleshoot, matutumbok natin agad ang pinaka-problema. At syempre, maiiwasan na rin natin ang doble-dobling gastusin. Kaya naman, panoorin nyo ito mga Lodi. Kaya bago natin umpisahan itong mga Lodi, ako ay hihingi ng inyong mga suporta. Pa-heart nitong video kung sakaling nagustuhan mo. I-follow mo na rin ang aking Facebook at mag-subscribe sa aking YouTube. At kung sakaling meron kayo mga suggestions, questions, mag-comment na kayo sa baba. O tara. Pang ano ngayong problema ng motor mo, pwede mo masabi sa akin, Pang? So ano yung mga experience mo na... Bigla lang siyang namatay, tapos nung in-start ko, bumalik pa naman, tapos nung huminto na plug ako, hindi na na-distract. Okay, tapos so, error 96 na. So yun mga Lodi, sa mga ganitong problema ng motor, lalo na sa mga sniper, common po yung nag-error 26, lalo na kung medyo matagal na yung motor mo, at hindi mo pa napapalitan yung regulator at saka kanyang battery. So huwag kayo muna kayong bumili ng regulator or kaya battery. So ito yung mga steps na gagawin yung mga Lodi para ma-confirm yung papalitan nyo na pesa para hindi kayo gumastos ng malaki. So una mga Lodi, ito ang step natin, syempre i-check natin yung battery. So yung mga Lodi, gamitan natin ng test light kung may laman yung battery or wala. So wala naman tayong voltmeter, so dapat meron. So dito mag-check din naman natin kung malakas yung, kung may karga pa yung battery o wala. So dito mga Lodi, medyo katamtaman pa. Ayan. So pangalawang check mga Lodi, i-kickstart natin yung motor. So kahit kasi walang battery itong sniper mga Lodi, aandar yan kapag hindi sira yung kanyang rectifier o kanyang regulator. So subukan natin i-kick mga Lodi. Ito yung pangalawang step. Okay? So kahit wala siyang battery mga Lodi, as long as good yung kanyang regulator o kaya yung rectifier, mag-i-start ito. So mga Lodi, naka-start yan. So sa case to, ayaw. Pangalawang step mga Lodi, ito. Para ma-confirm nyo kung saan yung sira, rectifier ba or stator. So ito. Step by step to mga Lodi. Sa mga gustong mag-DIY, so sundan nyo itong mga kalikot, mga paps, mga idol. So una, ang gagawin nyo mga Lodi, i-access nyo yung pinaka regulator, linya ng regulator mga Lodi. So case na to, sa sniper, andito yung kanyang regulator. So ang gagawin nyo mga Lodi, kasi hindi yan
madali baklasin. Tusukin yung mga lodi ng, yan. So dito, ito yung socket nya. So may apat na wire dito mga lodi. Dalawang puti, isang black at isang red. So ang gagawin ito mga lodi, para ma-confirm natin kung saan yung problema, regulator ba o stator, baka sunog, pwede rin nag-cause kaya nasisira yung regulator. So ang gagawin natin mga lodi kaya ito, tatanggalin mo yung socket ng regulator. Okay? And then, ang gagawin mo, yung crocodile clip, kasi di tayo gagamit ng LED mga lodi. So ito yung magiging crocodile clip natin ito. So ito yung ginagamit ko na test light. Ito mga lodi. Pero pagdating sa mga gayetong sira, hindi ako gumagamit ng LED na test light. So ang ginagamit ko yung bulb para accurate. Okay? So gayeto siya mga lodi. Ito yung ating magiging crocodile clip. Ilalagay natin ito sa negative. Ayan. So ito yung unang step mga lodi para ma-check yung kung may sira yung kanyang stator. At syempre, yung tutusukin mo rito mga lodi, yung dalawang puti. So ito. Ayan mga lodi. So dapat nakatanggal sa regulator mga lodi. Ah. Okay. So paps, pwede makasuyo, pakik. So dapat, pag walang problema dito mga lodi, hindi ito iilaw. Ah. Pag walang problema. Sipang. So ayan, walang ilaw. Sa kabila tayo. Sipang. So hindi umiilaw, ibig sabihin good. Pangalawang proseso mga lodi. Ito, yung crocodile clip natin, dito natin ito itutusok sa isang puti. Kahit saan dyan mga lodi. Sa isang puti na wire. Galing stator yan. Ito yung step by step mga lodi para mag-DIY kayo. Okay? So isang paa ng ating test light, itutusok natin sa isang puti, magkabilaan. Dapat iilaw ito mga lodi kung walang problema. Ayan, umilaw. So sa kabila naman tayo mga lodi. Na-check na natin yung isa. Sa kabilang linya naman tayo. Yung crocodile clip, ilalagay natin sa isa. Baliktaran lang din. Tapos isang yung needle or probe dito sa kabilang puti. Dapat iilaw. Then, umilaw mga lodi. Sabihin good yung ating stator na linya. Yung coil natin mga lodi. Ibabalik natin itong socket ha. Ibabalik natin yan. Okay? Nakikita nyo yung red mga lodi. Yung red na yan. Dapat pagsipa dun sa kick, magkakaroon ng ilaw yung ating test light. So, gayto siya. Para ma-check sa pamamagitan ng test light kung mayroong lumalabas na kuryente galing regulator papuntang red wire, kasi yung red wire ng regulator magkakarugtog yan sa positive ng battery. So ang alligator clip ng test light ilagay natin sa negative chassis ng motor. Tapos yung probe or needle ng test light, itutusok natin dun sa red wire ng regulator. Pag umilaw yung ating test light, ibig sabihin good. Pag hindi, sira na yung ating regulator. Dapat magkakaroon ng ilaw, okay? So dito, pag hindi nagkaroon ng ilaw, ibig sabihin, yung may problema, regulator. So ayan. Ang gagawin natin, isasaksak natin itong paa natin test light doon sa red wire ng regulator. Dapat iilaw itong mga lodi. Pag walang problema, okay, pag hindi umilaw, busted na yung ating regulator mga paps. So init lang pang, kasi nakasaksak pala ito sa battery. Kaya may ilaw siya. So, ang gagawin niyo mga lodi, alisin mo na sa pagka, alisin nyo muna yung positive ng battery dito. Kasi iilaw talaga yung ating bulb. Kasi may supply ito na positive. So, ayan. Alisin mo natin ito. Kasi iilaw talaga yung ating bulb test light kung may supply na kuryente na positive. Ayan. Okay. Okay na yan. So dito tayo mag-test yung mga lodi. Balik tayo ha. Okay. Ayan. Siyempre, ipapasuyin na i-kick yung kickstart. So yung mga lodi, wait lang. Dapat na-focus to eh. Ayan. Okay, so dapat iilaw dito mga lodi. Yung red wire tayo mag-testing ha. Tapos isang paa ng ating test light sa negative body ground. Pwede. Tapos isang paan ng test light nakatusok sa red wire.
Red wire mga lodi, ah. So dapat iilaw. Sige nga pang. So kita niyo mga lodi, wala. Ibig sabihin, may problema yung kanyang regulator. Walang lumalabas na kuryente papuntang battery. Okay, so gagawin natin syempre, papalitan na yan. So yung papalit natin dito mga lodi, hindi itong genuine. Kasi nga, medyo kapos ng budget si Idol, Idol Ethan. So ang gagawin natin mga lodi, magka-convert tayo ngayon. Ang halaga ng ating ipapalit sa mga lodi nasa 400 lang. Okay, so ang gagawin natin, syempre, bibili tayo sa labas. Tapos mamaya lodi, ipapakita ko na lang kung paano i-convert yan. Okay, so bilhin na tayo. So ito na mga lodi yung ating nabiling regulator na pamalit sa stock. Okay, so ayan, lihua po siya mga lodi. Ang wire po niya ay 5. Okay, so ayan mga lodi. 5 wire, mayroong white, black, red, yellow, and green. Okay, so ganito yung pagka-convert mga lodi. Kahit wala kayong battery dito sa sniper or drain yung battery nyo, as long as good yung regulator nyo mga lodi, a-under yung motor nyo through kick. Okay, so ayan, gagawin natin mga lodi, magka-convert tayo. 4 pins to 5 pins mga lodi. Okay, geto. 6 pins yan. Mas magkaiba. Okay, so dito nga. Ang gagawin natin, putulin natin to. Marami yung nagagawang motor na ganito. Okay? Applicable ito mga lodi sa mga 2-phase charging. Okay? So, mga full wave. Inulit ko mga lodi, dapat nakatanggal yung kanyang battery. Ha? Ito. Ito mga lodi. So, dapat naka-unplug to. So, dito mga lodi, hindi natin ito puputulin yung socket niya kasi baka in the future, magpapalit siya ng stock, hindi na siya magkakaroon ng problema. Alisin niya yung regulator, tapos papalitan ng bagong stock na regulator, salpak niya lang. Okay, so ang gagawin natin dito, magbabalat. So ito na mga lodi, balat na. Ayan, so expose na. So gito yung conversion niya mga lodi. Dito, itong dilaw at yellow, kahit saan dito sa dalawang puti na wire galing stator mga lodi, baliktaran yan. Okay, so gito siya. Yung dilaw dito sa isang puting wire galing sa stator mga lodi, ha. So ayan. Tapos yung isang puti dito naman sa isang puting wire galing stator din. Sinangan natin mga lodi. So ayan mga lodi. Diyan na tayo sa isa. So dito naman tayo sa isang wire ng regulator, yung isang puting puti. Yung red at black na pinagsama natin ng regulator na wire, dito natin kukunik yan sa red wire ng socket ng regulator. Ayan. So yun mga lodi, tinuruan ko na kayo paano mag-troubleshoot ng Aero 96 sa sniper. Tsaka kung paano mag-convert ng regulator kung sakaling sira na yung regulator niyo. 2-in-1 na to. So ayan, okay na yung kanyang red wire. So dito na tayo sa pinakahuli. So yung green wire, negative yan, ng lihua. Sasalpak natin yan sa black wire dito sa regulator. Ito yung negative ng Yamaha. Okay? So ayan mga lodi. Okay, converted na natin. So gagawin natin mga lodi, titestingin natin, syempre. So ang susunod natin na gagawin dito mga lodi kasi na-convert na natin, susubukan natin i-start yung motor. Okay? So ikikick natin kasi. Oo, sige nga pang. Ayaw. Ayaw pa rin yung mag-start. Gagawin tayo mga lodi, i-confirm natin kung may lumalabas na kuryente dito sa kanyang regulator. Confirm natin mga lodi. So dapat pag kick, may lalabas dito na apang. So meron.
So meron man Lodi, ang gagawin natin, isasalpak natin yung battery. Mukhang hindi kinakaya ng regulator. Ito mga Lodi, 2016 to na kuha. Tapos 8 years na sa simula hanggang ngayon. So stuck pa rin yung kanyang battery. Subukan natin i-kick mga Lodi. Itong panga. Sige pang. Ayaw. Sabi ko nga kanina mga Lodi, kahit walang battery yung Sniper 150, as long as good or working yung kanyang regulator, pag kinik mo, mag-i-start talaga yung motor. Pero sa case ngayon, ayaw pa rin umandar mga Lodi. Sinek ko yung red wire ng Lihua regulator. Kung mayroong kuryente na positive paputang battery, meron naman mga Lodi, working. Tapos, binalik ko na rin yung kanyang battery, baka hindi kinakaya ng Lihua, kaya hindi ito umaandar pero ayaw pa rin umandar. Kung ganito ang mararanasan niyo mga Lodi, huwag kayong mawala ng pag-asa. Dahil good na ang kanyang power system mga Lodi katulad ng stator, regulator at battery. Susunod natin i-check mga Lodi yung kanyang fuel system. Titingnan natin kung pagsusi ba sa motor may lumalabas na gasolina dun sa hose papuntang injector. At ang isusunod natin i-troubleshoot mga Lodi yung kanyang ignition system. Kung meron bang kuryente na lumalabas from ignition coil, papuntang high tension wire, papuntang spark plug. Nakabitan natin yung regulator dito. Okay? So, na-wiring natin yan. I-review na lang. Balikan nyo yung video. So, kaya pala hindi siya umandar kanina mga Lodi. Akala ko, sira yung regulator na nabili namin. So, check ko. Goods naman. Not functionable. Nag-check tayo sa stator mga Lodi. Binaklas ko rin yan. So, dito mga Lodi, nagbaklasin tayo sa panggilid. Yung stator, check natin yung kanyang coil mga Lodi. Ang punta rito, angat, good naman. Tsaka chinek na rin yung pulser, manual testing natin, good naman, walang problema. So, chinek ko rin yung mga Lodi yung linya na kanyang gasolina, yung hose na to, papuntang injector, may lumalabas naman na fuel, at chinek din natin kanyang pump, tumutugtog naman, responsible. At chinek natin yung coil mga Lodi, ito yung tension wire galing ignition coil, may kuryente naman. So inisip-sip ko ano yung problema, ba't ayaw pa rin umandar. So tinignan namin yung spark plug, heto nga mga Lodi. Ayan, so pud-pud ang kanyang needle, wala na. Ayun o, pupud na mga Lodi, okay? So isa rin to, kaya bakit pumapalya yung andar ng motor ni Pops. Ni Pops Nathan. Tapos, yung issue nga nito, yung pinaka-main issue, yung kanyang 96 na error sa panel gauge. So, ngayon, okay na. So, ang gagawin natin mga Lodi, titestingin natin. So, kanina, kahit i-kick, ayaw talaga umandar. Sige, pang. Okay na yung payong, pang. Pitawa mo na. Goods din. Sunog-kunsunog tayo. Ayan. Sanay tayo sa sunugan. So, check natin mga Lodi kung nag-a-start ba siya sa susi. Pang, pasusi nga ako. Tapos, pu-start. Ay, sorry. Ah, ito pala, di natin nakabit. So, check natin mga Lodi kung gumagana na kayong kanyang motor. Kung nag-i-start na ba ito sa pu-start. O kaya na ba? Ayan. Ngayon, pang. Pu-start. Oo. Yan. So, okay na. O, di ba? So yung pinaka main source kung bakit nagkakaroon ng error 96 mga Lodi, itong regulator. Siyempre, bago kayo magpalit ng regulator mga Lodi, i-check nyo muna isa-isahin yan kasi baka hindi naman yung problema yung regulator o kaya yung problema yung stator. So, pwedeng battery. Sa case na to, luma lang yung battery ni Pops pero nagkakarga pa yan. So, 8 years na yung mga Lodi pero kailangan na palitan yan. Okay? So ngayon, pag kinik natin mga Lodi, subukan natin i-kick. Ayun pang, pakikaw pang kung gumagana na rin. Sa'yo mga Lodi, okay na lahat. So, yun na kayo naging problema sa motor ni Pops Ethan. So, yung mga Lodi, kung sakaling naka-experience kayo gitong problema sa mga sniper nyo, kaya mga full wave na motor, yung mga two charging mga Lodi, tapos nagkakaroon ng drain, pwedeng ang problema nun, battery, regulator, o stator. So, para ma-confirm, yung problema mga Lodi, i-check nyo lang yung isa-isa. So, sundan nyo yung ating tutorial mga Lodi.
at tsak, makukuha nyo yung pinaka-eksaktong problema at hindi ka na gagastos ng malaki. Okay? So this is Lightwood Empire mga Lodi, the Wiring Motor Vlogger. Kung nagusto mo yung ating tutorial, huwag mong kalimutan mag-like, subscribe, pindutin ang notification bell para sa tuwing upload ko ngayon mga videos ay update ka. Once again, Lightwood Empire, ride safe and God bless. Alright. Thank you, Pops Ethan. Shout out kay Pops Ethan dito sa Nike tayo. Okay? So, pang, ride safe. Thank you, ha. Thank you, pang. Okay.